So, I'm sure nabitin kayo last week sa ating window shopping para sa mga hashtag best gifts ngayong Christmas. Huwag nang mag-alala para hindi masayang ang oras nyo. Kami na ang magwi-window shopping. At ito na ang pangalawang salvo sa paghahanap natin ng mga good items pwedeng iregalo sa mga mahal sa buhay at kaibigan. Tutok na para kayo'y makatipid at makamenos sa enerhiya. Gift list ninyo ito ngayong Pasko, makukumpleto na. Ito na ang ating Rated Karina Gift Ideas Part 2. Christmas rush everywhere dahil sa kaliwat ka ng last-minute shopping sa mga mall. So bakit naman ako nandito sa isang kalye sa Quezon City dito sa Scout Limbaga? Yan ay dahil sa building na ito. Hindi nyo alam na dito matatagpuan ang isang warehouse para sa mga laruang pambata na napaka-kumpleto at napaka-mura. Rich Prime Global, yan ang hahanapin ninyo na warehouse kung saan matatagpuan ang lahat ng mga brands na paborito ng mga anak ninyong mga laruan. At diskwentado pa, so akyat tayo ngayon sa 9th floor! Ibang klase ang warehouse shopping dito sa Rich Prime sa Quezon City kasi biro ninyo kung kailan pa kasagsagan ang bilihan ng regalo na mga laruan para sa mga bata. Tsaka pa sila nagdiskwento ng hanggang 80% discount. Halimbawa itong Mega Bloks biro ninyo, 50% off isang set na. At ito naman na Turning Mecard, ayan yung Mega Dragon. From 4,000 na ngayon, 1,000 na lang, 80% off. So bakit naman, Manager JM, na kung kailan Pasko, tsaka pa kayo nagsisale, ang lalaki ng mga discount? Yes po, para maraming mga parents ang makabili ng maraming gifts this coming holiday season. And dahil kids craze and warehousing ito, hindi nila makikita itong mga discount to other toy store. Napakalaki, bagsak presyo, iba't ibang klase ng laruan, wide selection dito lang makikita. At ang daming pagpipilian pa! Importante ang mga babies kasi development stage. Pag ako ang ninang at nagre-regalo ako sa mga baby, kailangan educational. Yung may natututunan sila, so it's VTech for me. Ay, my first word book. Discounted din! Kompleto ang VTech dito sa Rich Prime. Wow, Fisher Price, 50% off! Pag sinabi mong Fisher Price, nakakatakot, di ba, ang presyo? Pero dito, tcharan! Ayan o, para sa mga super baby. Ayan yung mga tipong pindot-pindot. Ay nako, andito lahat. Educational for baby, mga huggies, at kung ano-anong mga electronic pa para sa mga bata. At pagdating sa Hot Wheels, ayan, para sa mga boys, 3 to 10 years old, biro ninyo, kahit ang kanilang new arrival na Hot Wheels City ay diskwentado din. Naku, nakasale din siya. Hello, Pepe. Barbie, 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 para naman sa mga bata, wala nang pinipiling edad yan kasi kahit ako nagba-Barbie pa rin, di ba? Buy one, take one. 50% off ang mga Barbie, single or set. Hello, Pilar! Siguradong makukumpleto mo dito ang pangregalo sa mga bata! Ang tanong ngayon, kumpleto ka na ba? O kulang pa rin kayo? Let's do the checklist! Mga pang-bagets, check! Toddlers to big boys, meron na rin! Gifts nila Lolo at Lola, tito sa titas, nakahanap na tayo niyan! Regalong pambahay para mabango ang Pasko ninyo. Sagot na yan ng K Christmas Forest Scented Candles ko, hindi ba? At ang ultimate regalo sa sarili, ang K Magic. Para flawless tayong lahat sa Pasko. Dapat nakaredy na rin yan. Nasaan na ang para sa mga mahal na mahal nating mga alagang pets sa bahay? Even our fur babies deserve din ang the best this Christmas. Ho, ho, ho! Hindi lang para sa mga tao, Pasko din para sa ating mga alagang hayop sa bahay, ang ating mga pet. Ayan, alam niyo naman ako, mahilig ako sa dog. So parati ako nandito sa Pet Express. At anong ireregalo natin sa ating mga pets? Alamin natin!
Bilang parte na sila ng ating pamilya at grabe naman talaga silang magmahal, di ba? Dapat iparamdam din natin na kasama natin sila sa selebrasyon ng Pasko. Let's give them a treat! Para sa mga pangangailangan ng mga pets ninyo, dito ako sa Pet Express sa Araneta City sa Cubao nagpupunta. Aso man o pusa, dapat best look sila this Christmas! Dito may best style and cut sa grooming at pampering. Marami ring pagpipili ang mga accessories para fashionista ang ating mga fur babies. Kailangan na ng mga dogs ko ang bagong dog bed. So, ay, tamang-tama para kay Colette and para kay Chelsea or para sa mga dog. Marami akong dog, 25 ang dog ko. So, hindi ko lang alam, baka maubos ang pera ko dito. Pero, I think it's the best gift for your dog that they have a home na talaga alam nila, dun ako. Yan ang lugar ko, di ba? Ay, akin na to. Ang mga collar and leash, baka nanggigitata na ang collar and leash ng inyong mga dog. Kailangan yan para kapag nagwo-walking, kailangan parati may leash. O kaya harness para hindi nasasakal ang dog, di ba? Need din ng mga aso at pusa na maging active para sa overall development ng kanilang katawan. Dito, maraming pagpipili ang laruan na design talaga para sa kanila. Akala nyo lang hindi sila naghahanap ng bagong laruan. Pagka nakakita yan ng bagong laruan, naku, matutuwa masyado yan. Ito na yung maraming mga dog toys na pagka tinapon mo, ayan, habol-habol-habol. It's so important to keep our dogs and cats happy kasi maiikli lang ang buhay nila. So sana, isipin din natin sila ngayong Pasko. Siyempre, dahil good pets sila this year, deserve din nila ang good treats na healthy na yummy pa. At sa pagpili ng mga treats para sa dogs, kailangan parating healthy. Huwag masyadong maalat. Titignan ninyo kung ano ang nakasulat. Ito gusto ko kasi natural. Hindi masyadong mataas ang protein. Masyadong mataas ang protein masama sa medyo may katandaan ng mga dog sa kanilang kidney. So ito kasi ay salmon at ito ay chicken. So magandang pagka-board sila, ayan na, bibigay mo pero huwag masyadong madalas. Pero dahil Pasko, ay ang gandang ipamigay sa mga dog ang natural treats. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing and anti-aging in one soap. Glupako Soap. May bagay ding pang Noche Buena para sa mga alaga natin. Guess what? Pwede rin kayo magbigay ng Noche Buena sa mga dogs na may cake. Iba-ibang klaseng cake. At ang laman nito ay mga ingredients na okay sa aso. Hindi naman siya asukal, hindi naman siya yung mga nakakasama. Kung hindi talagang dinisenyo para sa mga dogs. Paminsan-minsan, for me, wag naman araw-araw, right? Pero kung Pasko, pwede tayong magbigay nito. O, di ba? Ang daming choices! And speaking of Noche Buena, good idea din na pangregalo sa mga empleyado o mga kaibigan ang mga Noche Buena package. Dito naman kami ngayon, Robinson Supermarket. Well, nakabalot na siya mula sa pinakamura hanggang sa medyo pinakamahal, depende sa budget. Pero kahit mura, ang ganda ng pagkakabalot at maganda ang kombinasyon. O kita mo ito, oh, may plato pa, 250 pesos lang. Kompleto na! Magandang giveaway, di ba? So naman, dahil may wine, 650 naman siya. May wine na at may luncheon meat. O di ba, parang inuman na tayo at saka pulutan. Premiado rin naman ang kanyang wine at imported din ang kanyang pork luncheon meat. Yun ang pinagkaiba nun. Pero imagine kung walang wine for the same amount, 1,100 din o. Medyo dito na ako kasi kompletong pang Noche Buena na. Fruit cocktail, spaghetti sauce, pineapple juice, chocolate. Noche Buena package na ang dating niyan. Pag medyo sinwerte tayo at kumita, 2,500. Mas kompleto. Ang Noche Buena may matitira pa para sa Medianoche. Tama? For 2,500. Yan eh kung
mabait at magaling ang empleyado. Tama, magpakabait kayong lahat. 1,100, kompleto na rin. 1,500, iba din ang laman. Diba? O, ayan, 1,500. Ay nako, parang namili na ako. Basta, kung gusto ninyo na nakabalot na, lalagyan na lang ng card, mga food packages here from Robinsons. Available din ang gift checks na pwede rin pang regalo. Sa mga tamad namang magluto at ayaw mapagod na yung holiday, why not try the Mexican fast food chain, ang Taco Bell. Siguradong craving satisfied sa kanilang masarap na mga quesadillas, tacos, nachos at burritos. Lahat yan matitikman sa kanilang holiday bundle, mapa family o party pack. Meron ding combo meals with drinks o a la carte man yan. Pasok yan sa budget sigurado. Treat yourself din kasamang barkada ngayong holiday sa bagong bukas at first in Asia open air park na trending ngayon, ang Whiskey Park. So napakasayang venue ang McKinley Whiskey Park. Kung makikita nyo sa likuran, may malaking cinema type projector screen na pwede magplay ng sports saka e-sports. Tuwing weekdays, may mga DJ tayo dito, pero tuwing weekend, may live band naman. May iba-ibang activities na pwede rin gawin sa Whiskey Park. May darts, billiards, basketball arcade, air hockey, at whiskey pong. Ang sasarap din ng mga pagkaing binibenta na pwede ring pampulutan. Sa lugar pa lang, siguradong solve na ang Pasko ninyo. Pero hindi lang yan ha, ang offer ng Whiskey Park. Dahil may bago din silang inumin na swak pang chill at suwabe lang ang dating. Ang Charles and James Light Drink. Top of the list din na pangregalo para sa mga lalaki. Kay Daddy! Ang Charles and James Light ay imported from Scotland. Ito ay ginawa para sa panlasa ng mga Pilipino. Ito ay light, madaling inumin at walang sabit. At kung akala nyo hindi pasok sa budget, nako, surprisingly, affordable siya at best gift for Christmas. Kung may masarap na alcohol, dapat mayroong best na kapartner yan. Walang iba, kundi ang ultimate pulutan at star sa mga handaan, ang Lechon Belly. At saan pa ba may masarap na Lechon Belly sa bansa, kundi sa Cebu's original Lechon Belly. At dito sa Cebu's original Lechon Belly, at due to insistent public demand ang kanilang branches, parami na ng parami, mayroon na rin sa Maynila. Kaya kung hanap nyo'y masarap, malutong at malasang Lechon Belly na pangregalo, eto na, go na! Sa Cebu's original Lechon Belly, meron na sa Metro Manila. Para ma-achieve naman ang best holiday vacay, ang ultimate treat para sa buong pamilya na iwas stress, iwas traffic, iwas a hassle, how about a staycation this Christmas? Good idea, di ba? Ho, ho, ho! Talagang wala nang makakapigil sa pagdating ng Pasko dito sa Novotel, sa Araneta City. Pero alam niyo naman dito sa Novotel, parang araw-araw Pasko. Sa sarap ng kanilang pagkain, sa ganda ng kanilang mga kwarto, sa dami ng amenities, talagang level up pa ngayong Kapaskuhan. And you have to discover what they have in store in your home for the holidays. Celebrate and spend quality time with your family and loved ones dito lang sa Novotel. Na alok ay Merry Magical Deals. Siyempre, magical talaga ang mga gourmet foods sa Novotel. Siguradong mabubusog ka sa sarap ng kanilang Christmas Eve, Christmas Day, at New Year's Eve buffet. For this coming 2023, our Food Exchange Manila will be a major destination. Plus, stay tuned for new gourmet idea all over the outlet. Good deals din ang kanilang mga kwarto. Ang kanilang accommodations, discounted. Punong-puno pa ng treats like spa, breakfast, at dinner buffet. At nakakamangha din ang Christmas tree ng Novotel na gawa sa 20 layers ng mahigit 700 na walang laman na wine bottles. Inilawan ng halos 3,000 Christmas lights. Very Instagrammable! Kaya ano pa bang hinihintay ninyo? Huwag nang ma-stress this Christmas. Enjoy the holidays sa Novotel!
Sa pagbili ng mga regalo, huwag din kalimutang unahin ang mga produktong sariling atin, ha? Naku, hindi ka po pwedeng, hindi ka dadaan sa charan, mercy, pasalubong. And as the name says, hindi ka pwedeng darating at aalis nang wala kang pasalubong pack or baon pack, lahat ng pack, pack na pack. Support locals, ika nga, para siguradong maganda na, nakakatulong ka pa sa mga kababayan natin. Christmas will always be about family. Ang pagkakaisa at pagbibigayan sa bawat miyembro ng ating pamilya ang siyang pinakamagandang regalong matatanggap nila. Dahil kahit anong regalo, basta galing sa puso, siguradong hashtag best gift. Ang biyahe ng buhay. Maraming lubak at stoplight. Naku, dadaanan natin lahat yan kaya preno na naman. Pero kahit anong aberya man ang maging sagabal, dapat tuloy-tuloy lang ang andar. Diyan pumapasok ang tinatawag kong pambansang sasakyan ng ordinaryong Pinoy. Walang iba kundi ang motorsiklo. O diba? At kung may motor din lang naman kayo tulad ng karamihang pamilyang Pilipino, bakit di pa nga ba pagkakitaan na rin? Ito na ang paraan para makaluwag-luwag kundi tuluyang umangat. Angkas na sa trend para sa inyong personal na tagumpay. Ito ang sikreto. Motorsiklo. Dalawang gulong na sasakyang de motor. Single kung tawagin ng iba. Pero ang sasakyang ito na kilala bilang pangmasa. Ang tawag ay isang motorsiklo. Bawat barangay ay may motorsiklo. Lumalabas sa pag-aaral ng LTO na nasa 1.44 million na ang rehistradong motorsiklo sa Metro Manila pa lang. Bahagi na ng kulturang Pilipino ang pagkakaroon ng motorsiklo. Bakit? Dahil yan lang ang kayang bilhin sa kinikita ng ordinaryong Pinoy na magiging sarili nilang sasakyan. At dahil sa lumalalang sitwasyon ng trapiko, eh yan na ang pinakakumbinyente ngayon sa bansa na kailangang aminin natin ang motor ang pambansang sasakyan ng Pilipinas. Si Angeline Tam, isang Singaporean, alam niyang big issue din ang traffic sa kanila. Bumisita siya noon sa Pilipinas bilang isang turistang negosyante. At sa kanyang pagbisita, nakita niya kung ano ang pagkakapareho ng buhay sa Singapore at Pilipinas. Hindi pa rin pala siya nakaligtas sa traffic dito sa Pinas. What do you think is the cause of the problem? I mean, cause of traffic in the Philippines? Too many cars, too many people trying to get from one place to another, all at the same time. Hanggang sa makilala niya si George Royeca. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipit na siya sa trapiko. Hindi sa daan, kundi sa pag-ibig kay George. Yung pinili pa rin bumalik ng Pilipinas. Nakita ko po siya, syempre hindi ko napapakawalan, di ba? Kaya talagang pinuntahan ko siya sa Singapore. Sabi ko, dito na tayo. Nagpakasal at naging mag-asawa pero kahit na masaya, ang buhay pag-ibig ni George at Angeline, hindi pa rin nawala sa isipan ni Angeline ang problema tungkol sa traffic. Mismo kasi siya biktima. Nararanasan niyang maipit sa traffic ng halos 6 na oras. And you mean, as you went back to Singapore and you came back here, you mean the traffic problem stuck in your head? Yeah, I mean, you know, when I was here, I always ask my driver, you know, are we there? Are we almost there? And they were like, yes, we're almost there. And then like half an hour later, what's happening? We're still in the same place. We're still in the same place. He was like, yes, we're almost there, but because of traffic. And remember, during the time, every year, gumagrabe yung traffic. Hanggat pagpagating ng 2019. Ngayong 2019 po, according to Waze, tayo po ang worst traffic city sa buong mundo. Kaya bumper to bumper na pala isipan kay Angeline, bakit nga ba hindi matapos-tapos ang problema sa traffic sa Pilipinas? Pero dahil nakita niya ang diskarte ng ibang mga Pinoy, naisip niya na halos lahat ng Pilipino, abay, may motorsiklo. Kaya bakit nga ba hindi pa ito gawing kabuhayan? All Filipinos could afford to buy as a mode of transport for the family,
but you thought of it as a business opportunity for them. Correct. I mean, galing po akong Mindanao. I was born in General Santos. At talagang lumaki po ako sa tricycle at sa habal-habal na rin po. So, paakit ng bundok, wala naman pong kotse pwedeng pumunta doon. Mula noon, nagsimula ng umabante sa kalye ng Maynila ang mga motorsiklo na tinawag nilang mga motorcycle taxi o mas kilala ngayon sa tawag na angkas. Isang book lang sa app sa cellphone. May hahatid ka na agad ng kanilang rider sa lugar na pupuntahan mo. Hassle-free na, nakaiwas ka pa sa traffic. Wala rin dapat ikatakot sa pagsakay sa kanilang mga riders dahil pinahahalagahan din nila ang kalinisan at kalusugan. Kaya kumpleto sila sa hygiene kit at may malinis ding extra helmet para sa pasahero. Bukod sa professionally trained ang kanilang mga driver, mataas din daw ang safety record ng angkas. Safe na ba talaga ngayon ang umangkas sa motorsiklo? Ligtas na po ngayon ang pagmotorsiklo dahil ngayon meron na po tayong tamang regulasyon. Nag-uumpisa po yan sa safety training. Tayo po kami ng training facility. In fact, we've trained over 200,000 applicants. We fail 70% of our applicants kasi kinukuha namin yung pinaka-pinakamagaling. Pero hindi lahat ng biyahe ay laging kalmado. Tulad ng ibang negosyo, dumaan din sina George at Angeline sa mga lubak. Dahilan para muntik nang huminto ang kanilang operasyon. 2019 nang sinubok ang kanilang katatagan dahil sa mga akusasyong may mga paglabag sila sa batas. Very possible for them to be blacklisted. Pero hindi nagmenor sa serbisyo ang kumpanya. Lumaban sila ng patas para sa kapakanan ng kanilang mga riders. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Ilang ulit mang pumreno dahil sa iba't ibang klaseng mga lubak sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay ay nananatiling matatag ang kumpanya para sa kanilang mga empleyado. Kaya naman ang mga angkas riders na nanatiling matatag at patuloy na umaarangkada para sa kanilang kumpanya at para sa mga Pilipino na nangangailangan ng kanilang serbisyo. So Angeline, what do you think is the secret to the success of a business model like this concerning the motorcycle in the Philippines? Yeah, I mean, if you look at the survey studies out there, right, an SWS survey was conducted in 2018. One out of three Filipino families own a motorcycle, and 50% of them use it for livelihood, right? And from what we were looking before, there are 18 million motorcycles in this country, and I'm so surprised that many of them are trying to sign up with Angkas to be able to get a livelihood on the platform and to be able to reach out to customers. Dahil sa bagong paraan ng hanap buhay na ito, si Bernadette, isang single mom, nagkaroon ng pag-asa na makaluwag sa buhay. Dating manikurista si Bernadette, ang kita niya walang kasiguraduhan, kaya nagkabaon-baon siya sa utang na umabot pa ng mahigit 100,000 piso. Makita mo yung mga anak mo na naghihirap. Na yung parang pagka naparamdam mo sa kanila na nawala kang maipakain sa kanila. Hindi nila alam na tatalikod na lang ako doon ako iiyak. Sabi ko sorry, sabi ko sa sarili ko. Yung parang hindi mo ginusto na ganun yung maranasan nilang buhay. Dahil sa hirap ng buhay, naisipan niyang pumasok bilang isang lady rider. At success! Hindi nga nagkamali si Bernadette dahil mas mainam na ang kanyang kita. Ngayon ay nakabili pa ng sariling motor. Dahil po sa angkas, talagang malaki po yung naitulong sa akin. Naging sustainable yung sa mga anak ko, yung pag-everyday nila. Tulad ni Bernadette, sinuwerte din sa angkas ang dating fast food chain manager na si Ryan. Oras ang kalaban niya noon sa kanyang trabaho. Halos hindi na nga raw niya nakakasama ang kanyang pamilya. Kahit day off mo, kahit nakalig ka, andun yung attention na kailangan ka sa trabaho. Hindi niya mapigilang malungkot
Tuwing naaalala niyang nasa maliit na kwarto lang sila nakatira ng kanyang mag-anak noon. Alang din kami sa ilalim ng ano ng kama, tapos yung nasa ibabaw ng kama nandoon yung mga anak ko. Ganun yung hanap buhay din namin dati kasi kailangan mo maging practical eh. Kaya 2017 nang mapagdesisyonan niyang subukan ang pagiging rider. Sa sipag at tiyaga niya, ang dating sa barong-barong nakatira, ngayon ay may sarili ng bahay at lupa. Wow! Hindi lang yan, may sarili na rin siyang paupahan at motorsiklo. Ang tatlong anak niya, aba sa private school na nag-aaral. Siyempre, nung napatigil si Angkas, alam naman natin kung saan nagsimula. Diba? Na hirap kami, na wala nang hanap buhay, pero hindi kami dalito ng trabaho na meron kami. Na hanggang ngayon nakipaglaban, at hanggang sa mga susunod, ipaglalaban kami. Yun ang pagkakilala namin kay Angkas. Kaya hindi ako nag-asawang, kay Angkas pa rin magsimula. Si Jonathan naman, iniwan ang pagiging merchandiser para maging full-time rider. The struggle is real daw kasi noon ang pag-iipon dahil minimum wage lang ang kanyang sahod. Ang ending, nabaon lang din siya sa utang. Nung 14 years ako sa merchandiser, wala akong naipundar eh. Halos napupunta lang sa upa ng bahay, tapos sa mga gastusin, halos talagang yung sahod ko may utang pa. Pagdating ng sahod, dadaan lang sa palad mo yung sahod eh. Nang mag-full-time rider siya sa Angkas, aba, achieve niya ang pagkita ng 3,000 pesos a day. Dahilan para makabili siya ng hindi lang isa kundi tatlong motor. At may bonus pang van. May maliit na sari-sari store na rin siya at sariling bahay. Ito na yung talagang sinasabi ko na yung pangarap ko, andito na. Parang para sa akin, na sa pamilya ko, kumpleto na. Pumatok nga ang Angkas at marami ang gustong mag-sign up para maging rider nila. Sa pagiging rider daw kasi, bukod sa maayos ang kita, hawak mo pa ang oras mo dahil strike anytime, anywhere ang pagtanggap ng booking. Sa maliit na paraan ng pagtulong ng mag-asawang George at Angeline sa kanilang mga riders, malaking bagay naman ang kanilang naibibigay para makapagpabago ng mga buhay. Kaya gusto nilang magpalawak pa ng negosyong nasimulan. Ang online pabili at online deliveries ay pasok na rin sa app na ito. Maliit na bahagi ito ng Angkas na gusto nilang mas lalo pang palaguin. Ang motorsiklo ang naging daan ng mag-asawang George at Angeline para magtagumpay na sa kalaunan ay naging paraan nila para makatulong sa gustong umasenso. Leksyon ito na sa biyahe ng buhay, hindi importante kung malaki o maliit ang sasakyan mo. Ang mas mahalaga, alam mong tama ang dinadaanan mo. Todo lang ng pag-arangkad at malay mo, ang susunod na aangkas sa'yo ay ang tagumpay na inaasam mo. Ang motorsiklo. Maraming lugar na ang pwedeng pasyalan ngayong Kapaskuhan. Pero alam nyo bang, sa Kalumpit, Bulacan, may isang bahay ang sinasadya ng karamihan. Hindi lang dahil sa nagagandahang mga dekorasyon o dami ng kanilang koleksyon, kundi ang feel-good na vibes at magic na mayroon daw sa kanilang tahanan. True ba? Ano bang meron sa Casa Tetangco? Bakit sinasabi nilang, ang bahay namin, bahay nyo, pagpasko? Po kayo sa aming bahay. Yan ang nakangiting salubong ng bawat miyembro ng Pamilya Tetangco. Sa lahat ng mga taong pumupunta dumadayo sa kanilang tahanan, sa loob ng 8 taon, ang Casa Tetangco sa Kalumpit, Bulacan ay bukas sa publiko tuwing Disyembre yan para ibahagi ang magic ng kanilang pamilyang Pasko. Ang ancestral house nila nagbabagong anyo pagtungtong ng Bear Months dahil ang bahay nila nagiging Christmas House. Bumibili
bida ang iba't ibang laki ng Santa Claus, mga Christmas tree. May mga koleksyon din ng mga mugs, kotse, pati Christmas village, kompleto sila. Ang karamihan dito na ipong laruan ng bunso sa pamilya na si Father Vaughn. Naging ano tuloy itong bahay eh, na kahit hindi Pasko, naging parang house of collection sa dami ng kinokolekta. House of the people kung ituring nila ang kanilang bahay matanda. Minana pa daw nila ito sa kanilang mga ninuno. Humigit kumulang 100 taon na ang nakakaraan. Yung lolo namin na siya ang nagpagawa nito at nag-design ng bahay na to. Parang bahay Kastila, pinaayos na lang namin. Santuaryo ng masasayang alaala ng 10 magkakapatid ang dalawang palapag na bahay na ito. Sa maniwala kayo't hindi, musmus pa lang daw sila ang motto na nila, sharing is caring. Dahil sa dami nila, sa lahat ng bagay dapat may kasalo at may kahati. Wala sa bokabularyo nila ang salitang maramot. Naalala ko na 4 ang kwarto namin noong araw. 4. Isa sa para sa parents ko, yung isa sa kapatid kong babae, 3. Yung dalawa sa babang kwarto, 5 sila, 5 kami doon sa isang kwarto. Doon sa isang kwarto, 2 wala kami. Share-share kami, share-share. Itong bahay namin ay legacy ng mga magulang namin. Naalala namin nung maliliit kami, marami nagpupunta ng mga tao dito. Kasi nga, mga magulang namin ay palakaibigan. Pero ang hindi alam ng marami, dekada 40 pa daw ay bukas na ang tahanang ito sa taong bayan. Dahil noon pa man daw, ang bahay nila ay bahay na ng mga taga rito. Lahat silang magkakapatid saksi sa pagiging bukas ng kanilang pinto para sa mga taong nangangailangan. Laging maraming tao dito sa amin. Yung mga magulang kasi namin, maraming tinutulungan, maraming organisasyon na pinasalihan. So yung ibang tao pumupunta rito humingi ng tulong, minsan payo. Koronel na sundalo ang kanilang padre de familia at ang ilaw ng kanilang tahanan, isa namang masugid na alagad ng simbahan. Parehong magulang nila ay mahilig sa pagkakawang gawa at malaki ang puso para sa mahihirap. Kaya hindi na bago sa magkakapatid na dumugin ang mga tao rito ang kanilang bahay. Itong bahay namin ay open sa tao. Talaga pag may nangangailangan, halimbawa pumabaha sa bayan, sa kalumpit, dito tumutuloy yung mga kamag-anak namin. Pag may namimigay ng gamot, dito namimigay ng gamot o ng goods. Panuuran ito ng mga taga rito, yung palibasa nga, kami lang ang may kuryente. Pero sabi nga, wala namang permanente at may katapusan at oras para lumisan. Kasabay ng pagkamatay ng kanilang mapagmahal na mga magulang. Ang pader ng kanilang tahanan ay unti-unti nang rumupok at inanay. Nawala na rin ang liwanag at kinang ng dating maaliwalas at masayang tahanan. Tuluyan na ngang nawala ang brilyo at ganda ng bahay na puno ng mga tao na simbolo ng pag-asa at pagmamahala noon. Dumating pa sa puntong ang bahay nila, unti-unti na rin kinatakutan. Siyempre, nalulungkot kami. Nasisira dahil hindi nasikaso eh. Hindi nasikaso yung lumang bahay na yun, kaya nasira eh. Nung bumabaksak yung bahay namin, hindi namin matingnan. Sa pagguho ng kanilang munting kaharian at pagkawasak ng mga alaala ng kanilang kabataan, paano nasagip ang bahay na ito sa tuluyang pagkasira? Sino ang naging daan para ito'y muling bumalik sa ganda at naging pasyalan pa? Ang mga sagot na yan sa inspiring story ng Casa Tetangco, malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Mag-asawang nagmahalan,
na biniyayaan ng 10 mga anak ang pumuno sa pangarap na bahay ng mga tetangko sa Bulacan. Ito rin ang bahay na naging takbuhan ng mga taong nangangailangan. Masaya kami noong araw, masaya. Masaya rito noon. Maraming tao dito sa bahay namin. Pero sa pagdaan ng panahon, ang kilalang bahay naging lugar na pinangingilagan. Simula kasi nang mamatay ang kanilang mga magulang, ang kanilang bahay unti-unting napabayaan. Nung una, walang may lakas ng loob na isalba ang nasisirang tahanan. Hanggang isang gabi, habang nangungulila si Father Vaughn sa kanyang ama't ina, nakpakita ang kanyang mga magulang sa kanyang panaginip. Pinakiusapan daw siya na muling buuin ang kanilang masayang tahanan at buhayin ang bayanihan sa loob ng kanilang pamilya. Si Father Vaughn, siya ang nagpasimula ng pag-aayos ng bahay na to. Agad na sinimula ng bunso ang pagpapakumpuni noong 2013 sa kanilang ancestral house. Isinalba ang pwede pang mapakinabangan para ang alaala ng masayang pamilya ay hindi masayang. Ang mga bintana ginawang dekorasyon, ang mga poste naging bookshelves, pati katre ng kanilang mga magulang naging palamuting nakalutang. Ang mga lumang gulong ng kanilang bisikleta noon, hanging lamps na ngayon. Nandun pa rin ang mga pinto pero ang hindi nila binago ay ang kwarto ng kanilang mga magulang. Tanda ng kanilang respeto sa dalawang taong lubos nilang pinapahalagahan. Actually, yung bahay ngayon, hindi na ito yung original na itsura noon eh. Kaya lang yung mga gamit, halos im pa rin. Para nandun pa rin yung alaala ng bahay. Pagpapasko noon nang muling nakita ng publiko ang kanilang bahay na buo at paaliwalas. Kaya ipinangako nilang magkakapatid na sa muling pagbabalik ng kanilang tahanan, ito ay hindi na lang para sa kanila, kundi magiging bahay na rin ito ng mga taong naghahanap ng kalinga at good vibes. 2015, matapos ang mahaba-habang taon ng lungkot at dilim, isang makulay at magandang bahay muli ang sumalubong sa Pasko. Nagninging muli ang kumukuti-kutitap na Casa Tetangko na puno ng parol at pamaskong dekorasyon. Sa pagkakataong iyon, ang selebrasyon ng Paskong mayroon sila ay ipinaranas na rin nila sa iba. Instant libreng pasyalan ang naging bagong silbi ng kanilang tahanan. Dala ang saya at pag-asa sa lahat ng bumibisita sa kanila. Ang bahay namin, ang Casa Tetangko, ay bahay nyo rin ngayong Pasko. Ang saya namin, yung nakapagbibigay kami ng saya, na ibabahagi namin yung saya ng pamilya. Ang magic at karisma ng bahay, nag-level up na rin dahil all year round na kung gamitin ng lugar na ito para idaos ang mga mahalagang okasyon sa bayan. Nagiging tahanan ng mga imahe ng mga birhen tuwing buwan ng Oktubre at Semana Santa. Lugar din ito para sa masasayang selebrasyon para sa mga bata. Kilala na rin ang Casa Tetangko bilang Christmas house na puntahan ng mga kulang sa budget at gustong makaramdam ng Christmas spirit. Salamat po sa may-ari nito kasi na-experience ko to. Nakita ko yung kanilang hospitality sa pagpapaunlak nila na mabahagi sa amin na makakakita yung ayos at gayak nito. Iba't ibang charity drive din ang kanilang nagawa para makatulong sa kapwa. Ang mga pagkain tulad nito na kanilang binibenta sa mga bisita, ang kita ay nakalaan para sa masayang Christmas party ng mga kapuspalad na mga bata. Ultimo mga damit at paper houses paraan nila para malikom ng pambibigay ayuda sa mahihirap na pamilya. Panata at tradisyon na nila itong itinuturing na ipinamana nila sa kanilang mga pamangkin at apo. Para sa henerasyon namin, nakaka-proud na maging part ng pamilya ng tetangko na nagbukas ng ganitong bahay. Kasi kahit walang kapalit, yung makikita mo yung mga tao na pumapasok dito na nagpapasalamat, napakasarap sa pakiramdam.
Para sa pamilya Tetangko, ang bahay nila ngayon ay hindi lang pasyalan, kundi ito ay tahanan ng makabuluhang alaala ng kanilang pamilya. At ngayon ay tahanan na rin ng saya at ngiti ng bawat taong pumapasyal sa kanila. Yung pagod kasi napapalitan siya ng saya. Kapag lalo na kapag nakikita mong naayos na yung bahay, tapos bubuksan na siya, tapos makikita yung mga tao pumapasok. Sa maliit na bagay na ibabahagi namin yung saya ng pamilya namin. Kung tatanungin ano nga ba ang magic sa Casa Tetangko, ang sagot walang iba, kundi ang kanilang pamilya na taos-pusong nagmamalasakit sa kapwa, Pasko man o hindi. Dahil ang bahay nila ay hindi lang gusali, kundi isang tahanan ng kawanggawa at tunay at sinserong pagmamahalan. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So this is the shampoo, this is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pa sunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.